Tuwing may selebrasyon, birthday, binyag, kasalan, fiesta o maging sa Pasko man, super busy ang bawat kabahayan dito sa Bukid. May mga naglilechon, may mga nagluluto ng iba't ibang mga botahi. Doon naman sa ilang mga kapitbahay na hindi kumakain ng karne ng baboy ay nag-aambaga naman sila para sa karne ng baka, karne ng kambing at iba pang mga karne na buko doon sa baboy. Nagtutulungan, naghahatian ng walang lamangan. Napagkatapos ng lahat ng pagod ay magsasalo-salo na naman ang buong magkapamilya at ang mga magkapitbahay. Dito sa Bukid, ito yung masasayang alaala na kaisarap balik-balikan. At dito magaan ang buhay pagdating sa mga ganitong selebrasyon dahil may kanya-kanyang sariling mahalagang hayop ang mga magkakapitbahay na nakahanda na para doon sa mga paparating nilang mga selebrasyon, yung mga tanglad at iba pang mga pampahalo para pampabango at pampasarap sa mga nilulutong ulam ay tinatanim na rin bilang paghahanda sa darating na handaan. At higit pa sa lahat, yung number one ang hindi ko makalimutan, yung bayanihan, pagtutulungan ng mga magkapitbahay na kahit wala ang perang pambayad sa kanila, andyan sila na tumutulong sa'yo. Na pagkatapos naman ng lahat ay sabay-sabay na salo-salo ang mga nagtutulungang magkapitbahay at mga magkapamilya. Dito kasi sa Bukid, kahit sabihin mo nating simple man ang buhay, pero sa ilan na kahit na simple man ang kanilang pamumuhay, simple man ang kanilang paninirahan, pero sila naman ay kapag may selebrasyon ay hindi nila iniiwanan. Ang selebrasyon ay pinaghahandaan nila na meron na silang mga panglitsyon, may konting serbesa na pinagsasaluhan ng mga magkabarkada, magkapamilya, magkakaibigan. At pagpunta naman sa baryo sa panahon ng piyesta, abay kahit na liblib na barangay. Doon sa sentro o maging doon sa mga kalsada sa loob ng barangay ay meron kang makikita ng mga naglalako ng mga lobo na yumawagayway. Maririnig ang ingay ng tunog ng mga bitbit ng mga nagtitinda ng sorbetes at marami pang ibang mga nagtitinda. At meron ding marami mga naglalakad sa kalsada. Mga galing sa simbahan at kuminsan ay mabibigla ka na lang na meron kang nasalubong na nakabarong at nakamahabang damit sa puting tela. Yun pala si Tiyo at si Tiya ay kinasal na sa libreng kasalan ng barangay. Kaya't ang galing ng design ng Bukid. Simple ang buhay pero masagana naman na pamumuhay. Hindi man mayaman pero yung tunay na buhay na kailangan ng ating kaluluwa, kailangan nating puso, dito'y ating nararamdaman. Madalas nga minsan kapag dumadalo kami sa mga piyesta ng aming mga kamag-anak sa ibang barangay, alam namin kung sinong may handa kahit wala mang text, wala mang tawag dahil umuusok na doon sa kanilang mga lutuan. Nangangamoy lechon, pansit, humba, kaldereta at marami pang mga putahe. Alam na mga pare, tara punta tayo kay tita, ang daming pagkain sa kanila. Madalas ay napakasarap ding mamiesta, libreng pagkain, ang daming mga pagkain, sandamakmak na pagkain na hinding-hindi mo kayang ubusin. Minsan ngayon nagpapagutom pa bago pumunta sa piyesta, ipano ba naman sa bahay ang laging ulam ay tuyo at gulay. Kaya't sa pagsapit ng piyesta ay pagkakataon na, bumawi naman. At pagkatapos kumain ay nandyan pa ang serbesa. Mga alak na walang hanggan. Abay, habang nagiinuman ay tuwang-tuwa, nagtatawanan, nagkakantahan, nagkukwentuhan ng mga masasayang nakaraan. Nang pagsapit ng gabi ay nandyan pa ang baile. Ayon, napasayaw na paindak sa tugtugan. Kaya lang, tinuloy pa rin ng inuman. Ayon, tuloy, nasubrahan. Ang lahat ng pinaghirapan, inantay mo na isang taon bago sumapit ang selebrasyon. Ang lahat ng iyong kinain ay lumabas din. Kaya ayon, tuloy, uwi. Pag-uwi sa bahay, balik na naman sa tuyo at gulay. At ang dami pang sakit sa katawan ang nararamdaman. Kaya tama na ang inuman, kumain ka na lang. At sa susunod ay magdala ka na ng plastic na lagayan ng take out doon sa iyong pinagkainan upang may ulam pa pagdating sa bahay. Yan ang buhay sa probinsya kung minsan sa mga iilan nating mga kababayan. Nakikita natin sa ating mga kaibigan. Mga hindi malilimutang sandali na kung minsan ay akala natin ay napakahirap. Pero pagdating pala ng araw, kapag ating naalala, dyan pala tayo mapapatawa. Kaya't sa mga challenge sa buhay, huwag natin masyadong seryosohin. Minsan dumadanas tayo sa hirap, sobrang hirap ng buhay. Minsan sa tatlong beses na kain sa isang araw ay minsan kumakain lamang din ng saging or kumakain din ng kamuting kahoy. Yun yung pinagpalit natin sa kanin sa isang beses sa loob ng tatlong kainan. Hindi pala iyan ang katapusan. Diyan pala tayo hasain at gawin pang mas magaling. Bihasa at magkaroon pa ng mas malalim na tiyaga. At higit sa lahat, tamang pakikitungo sa kapwa. Respeto sa ating kapwa tao, mahirap man, mayaman man. Dahil tayo mismo ay nakaranas niyan. At yan yung pagdating ng panahon sa pagsikat ng araw sa iyong kapalaran. Mas nagiging masaya ka, mas nabubuo mo yung sarili mo, at mas nagiging proud ka dahil maging ikaw man ay dumanas din at nagkaroon ng malalim na alaala at mahiwagang pagbabago sa iyong buhay.